Itulay Monday afternoon, senior high school students who are watching right now and availing the free online tutorial hatid ng DepEd EdTech Unit. So again, I am Tutor Anne from SDO Las Piñas. And my partner. Okay, let us just wait for my partner, Tutor Abe from SDO Paranaque. Probably she's having an internet connection problem sa oras na to. So, mamaya po, we'll let Tutor Abe introduce herself. So, we are now in quarter 2, week 4. Our topic is about organic compounds. So again, our tutorial is happening every Monday, 4 o'clock to 4:40. And if you want to revisit the previous tutorials in the first quarter and in the second quarter, you may revisit the Facebook page of DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, and also sa YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV. So for today, let us just wait. Ayan na si Tutor Abe. Good afternoon, Tutor Anne. Sorry. Sorry, nalaglag ako ng bahagya. Okay, Tutor. Okay, so i-greet ko muna ang ating mga tutis. So good afternoon, everyone. So we are, nasabi mo na, Tutor Anne, week 4 na tayo, quarter 2. So we will be discussing about organic compounds. So still hoping and wishing na nakakatulong kami sa inyo sa pagsagot ng mga modules ninyo. Not only in general chemistry 1, maraming pang ino-offer ang DepEd EdTech Unit, ang Itulay online tutorials para sa mga students in every levels. Diba, Tutor Anne? Yes, Tutor Abe. So again, so yan po, you may revisit the Facebook page and the YouTube channel, and I'm sure that these videos are very helpful to our learners who are in distance learning. So let us proceed like what we always do po. Think about this. Lagi naman natin itong sinishare. But for this week, I will ask, let us ask our students, how do they try to improve themselves when it comes to achieving goals? So Tutor Abe, so let us wait for our students to answer this question. How do you try to improve yourself when it comes to achieving your goals? So may mga nag-message na po dito, nag-good afternoon from Francis Elijah, Simon Lucom, Paddu. So same names yung mga narinig, nababasa ko. Mac Joven Bilaos, Diane Joy Cubelo, Charlotte Rosero, Constantine Del Rosario, Iverson Kilatan, Lowell Rubino, Sanchea Chatan. So salamat students for availing this free online tutorial. But I want to ask you, how do you try to improve yourself when it comes to achieving your goals? So let us wait for their answers. Sanchea, how do you try to improve yourself when it comes to you achieving your goals? Si Miguel Calvo Tanyola, sabi niya, acceptance po. In order to achieve our goals, we must learn to accept the failures we've made. O, di ba, Miguel, malalim yun. Pero totoo, we have to accept if according to our plan, hindi yun ang nangyari. We have to accept and let's proceed to our plan B. So, may nag-answer pa. Nag-good afternoon si Aliana, si Leia, si Barbie, si Jessica. Ikaw, Tutor Abe, how do you try to improve yourself? Okay, so for me, Tutor Anne, parang pag sinabi nating achieving our goals kasi, we tend to improve ourselves, especially if we have goals in life. So ibig sabihin, ito yung nagsisilbing motivation kasi natin na in order to strive hard or harder at nagkakaroon tayo ng purpose in life. So dapat we never stop dreaming and praying para ma-achieve natin yung goals natin. Parang ito yung reason kung bakit ka bumabangon every day, 'di ba? For you to achieve your goals and through. And through that. You are improving yourself also para makamit mo yung inyong pangarap. Ito may mga sagot sila, Tutor Anne. Ito, according to Constantine Del Rosario, I try to improve myself when it comes to achieving goals by working hard and setting the bar higher every time I accomplish something. Oh, sabi ni Mac Joven, always be consistent. Sabi ni Joseph, when you achieve goal, being self and when you plan. Okay, so yun naman ang sabi ni Joseph. Sabi din ni Constantine, working hard. Ni Cindy Buot, always use perseverance. Si Cindy Buot watching sa YouTube natin and embrace failures. Si Andrea De La Cruz,
from Parañaque National High School. Hi. Sabi ni James Dizon, loving yourself and trust yourself to achieve your goals. Siyempre, sino pa ba ang mag-love sa sarili mo? Sino pa ba magta-trust sa'yo? Pangunahan mo na. Kasi kung sarili mo, sa sarili mo nagda-doubt ka, how much more yung, yung ibang tao. So, si Ken Joshua Jekin, I try to improve myself by being more determined and trusting myself to achieve my goals. So trust naman talaga and confidence to yourself. Okay. Angelica, by having perseverance. Diane Cobello, improve myself when it comes to achieving goals. Setting a schedule. Oh, ako, Tutor Bay, nakabili na ng planner for 2022. So, wow! I'm sure nagpaplano ko na rin kung paano natin mapapalaan ang pang 2022 natin. So, ayun. Let us proceed, Tutor Abay. Pero may humabo si Fritz Casa sa pagsagot. I try to achieve my goals by bouncing back in every falls. Oh, wow. Wow. By bouncing back in every falls. Medyo, learning from experience, no? Yes. So, malalim na yata ang pinagdaanan ni Fritz Casas. Tungo-tungo batang ko, no? Okay, let us, Tutor Abay. Okay, so we would like to invite you also, Chuties, for the celebration of Computer Science Week with the title Hour of Code, starting today, December 6 up to December 10, 2021. So, Monday to Friday yan. So, pwede natin bisitahin yung page ng DepEd EdTech Unit para makita natin yung mga programs na ino-offer nila para sa inyo, mga Chuties. Okay, so Tutor Abay, for our objective for quarter 2, week 4, Tutor Abay will provide us the objectives. Okay. Tutor Abay? Okay, you're there. Sige, ako ako na muna magbasa. So, our objective for quarter 2, week 4, the most essential learning competency, describe the different functional groups. And yung mga sub-objectives, yung first objective na binasa ko, yan yung most essential learning competency for this week. Tapos, binigyan namin ng sub-objective, we have determined the different functional groups of organic compounds and identify the functional groups of the given chemical compounds. So, to start with, let us have our discussion on organic compound. Ano ba itong organic compound? An organic compound is any member of a large class of gaseous, liquid, or solid chemical compounds whose molecules contain carbon. So, ang carbon ay very special element. It has unique characteristics. It has a lot of unique characteristics. So, kaya... yung meron siyang sariling branch, yung organic chemistry, kasi masyadong broad ang mga organic compounds. So, again, yung organic compound is any member of a large class of gaseous, pwede siyang gaseous, liquid, or solid chemical compounds. Carbon can form a single bond. So, ganito ang itsura niya. Okay, pwedeng single bond, pwedeng naka-double bond si carbon, and pwedeng naka- triple bond si carbon. So dito si carbon attached to another carbon, meron silang single bond. Then carbon attached to another carbon, may double bond sila. And another carbon attached to another carbon, naka-triple bond naman. So we will know what functional group ang may single bond, double bond, and triple bond. So an example of that, so yan, nagpapakita lang na this is... an example of organic compound, and ma-explain namin sa inyo ano ba ang mga functional groups dito. So, carbon can also bond with other carbon atoms to form chains. Ayan, pwedeng nakaganyan ang itsura niya sa chain. Pwede siyang naka-line bond lang. Pero pag pwede rin naman na pag din-drawing ko to like this, yung mga hydrocarbons, long chains of hydrocarbons, minsan ang representation na sa kanila ay nakaganyan. I'm sorry. Ayan, nakaganyan. So ang ibig sabihin niyan 1 2 3 4 5, may 5 na carbon diyan. So yung bawat point diyan, yun yung mga carbon. Okay? So pwede siyang, it can form long chains of hydrocarbon. Pwede rin namang naka-branch. So, pwedeng sa long chain nyo, may naka-attach na halimbawa isa pang CH3. So, naka-branch na yung isang substituent. Yes, Tutor Abay? Naririnig ba ako, Tutor Abay? Yes. Feeling ko nawawala ako, Tutor Ann. Sorry. Yes.
Oo nga, nagpuputol-putol, Tutor Abay. Sige po, I'll proceed muna. So, pwede rin siya na branch chain. So, sinabi kong branch chain, katulad nito, may naka-branch. Okay, may naka-branch dyan. And ring of carbon atoms, pwede siyang naka-ring din. So, yan yung mga examples ng hydrocarbon. Okay, so, here are the functional groups. So, ang functional group, ano muna yun? Ano muna ang ibig sabihin ng functional group? It is a group of atoms that is responsible for the chemical behavior of the molecule. Pag sinabi nating responsible for the chemical behavior, siya yung kahit different molecules yan containing the same kind of functional group, basta parehas yan ng functional group, it will undergo similar reaction. Halimbawa, alcohol siya. Kahit iba-ibang klase ng alcohol, pero alcohol siya, yun yung kanyang functional group, it will behave the same way na pagiging alcohol. So, kailangan alam natin yung mga functional group ng mga chemical compounds. So, the first functional group that we are going to discuss is alkanes. Ano ba tong alkene? Okay, yung alkene, it is the simplest of all hydrocarbons. For example, ng alkane na meron tayo ay ang CH4. It forms from one carbon and four hydrogen atoms, which is called methane. So ito, ang chemical formula ay CH4. This one, ang name niya ay methane. Methane is the simplest of all alkenes. So ayan. So ang structure nito base sa pinag-aralan natin last week ay tetrahedral. So ayan, na makita niyo, that is tetrahedral. Ito ang pinakasimple, bakit isa lang ang carbon niya, naka-single bond pero satisfied yung octet rule. Lahat 'yan ay ang carbon atom ay may 8 electrons surrounding that carbon atom. So 2 4 6 8. So satisfied octet rule. Okay, for alkenes and alkynes, this is also a hydrocarbon. Alkenes are hydrocarbons that contain at least one carbon to carbon double bond. Meron lang siyang double bond. Tutor Bay, are you okay na sa connection mo? Yes, yes, Tutor Anne. Hopefully. Okay, so ang alkene naman ay merong presence ng double bond. Okay, so as you can see in the illustration, merong double bond. While yung alkyne naman ay it contain alkynes contain one or more triple bonds between neighboring carbon atoms. So, merong triple bond. So, in some hydrocarbons, in some compounds, makikita nyo may linyang ganito. Tapos, may double bond dito. That is an example of alkene. May double bond. So, ilan yung carbon nito? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung carbon niya, tapos may double bond. Okay, so yun ay example ng alkene. Pag sinabi naman nating alkyne, ang nakikita nyo kasi dito ay expanded structural formula niya, illustration. Ito ay expanded din. So kapag ito ay sinulat ko in condensed, kasi mamaya po sa quiz nyo later, exam eh, no? Sa quiz nyo later, kailangan alam nyo yung expanded like this, expanded yan. And dapat alam niyo yung condense. Dapat yung pinasimple lang. So for example, this one may H, may C. Okay? So dito may triple bond din dito, pero ang naka-attach ay CH3. So imbis na i-drawing pa niya tong CH3 na ganito, ang isulat na lang niya ay yung CH3 na chemical yung sa atom, sa number of atoms. Again, pag sinabi nating alkenes, double bond. Pag sinabi nating alkynes, triple bond. Okay? So, doon muna tayo sa alkanes. Natapos natin yung alkanes as our first functional group, then alkenes, and then alkynes. Now, we have this is an example of, or the three-dimensional structure of alkene and alkyne. So, napakita naman natin yung molecular geometry before, pero doon hindi nakikita kung double bond or triple bond. So dito, alkene, so napakita dyan double bond, and alkyne, triple bond. Okay, for aromatic naman, pang-apat na functional group na i-discuss natin ay, it is a hydrocarbon that contains an aromatic ring, which is a 6-carbon ring with alternative double bond
or a ring with a circle in the middle representing the double bonds. Ano daw? So dahil mahaba yan, ipakita natin ano ba ang aromatic. Okay, aromatic rings contain alternating double bonds. So ito po ang tinatawag nating ring, aromatic ring. It contains alternating double bond. So alternating double bond. Ito ay equal din dito. Parehas lang po sila. Dito nga lang ay pinakita yung mga hydrogen, yung mga attached hydrogen. But in on this illustration, hindi lang pinakita, pero meron po yung dapat na hydrogen yan to complete the four bonds dun sa carbon atom. Kasi ang carbon dapat may apat na bonds. Ang meron lang sa carbon na ito ay 1, 2, 3. So yung pang-apat niya yung nasa taas dito. Hindi lang po denoting dito on this side, pero pinakita sa isa pang illustration. So you will know that this drawing is just the same with this kind of drawing. Dito lang pinakita yung mga attached hydrogen. So dito maaaring expanded and this one is the condensed. Okay. And here are some examples of aromatic. And Chutra Bay. Chutra Bay, are you there na? Nako, medyo... Chutra Ann, naririnig ba ako? Chutra Ann? Yes, Chutra Bay. Yan, okay na. You may now proceed, Chutra Bay. Okay, so let us wait for Chutra Abay. So habang hinihintay natin si Chutra Abay, so hello Rina Bell and Hans Palileo, Alfredo Aguirre, watching sa YouTube, Allen Mark De Jesus. From Camarines Sur, hello po, Allen Mark De Jesus. And Zairin Valerie, Juan Camacho. So, ang teacher niya ay si Ma'am Gemaline Castillo Fronda. Hello po and thank you for availing the free online tutorial. Yes, Tutor Abay. For that... Okay. Naririnig na ba ako, Tutor Ann? Yes, naririnig ka na, Tutor Abay. Medyo na na-stress ako ng bahagya sa nangyayari sa akin. Oh. So, pinili ko, pumili lang ako dyan, Tutor Ann, ng ilan sa mga pwede natin bigyan ng function or uses para naman magkaroon ng idea yung mga students na para saan ba yung mga dinediscuss natin ng mga structure na ganyan or yung tinatawag natin ng functional group. So, we have here toluene. So, Chutis, kapag sinabi natin toluene, it is actually found naturally sa crude oil and ginagamit siya for oil refining and manufacturing paints, explosive, and even yung mga glues na ginagamit natin. Maraming pang gamit yung toluene. So, ibig sabihin, yung purpose nila is all parang tumatama sa isang ano, no? Parang magkakapareha sila ng purpose kasi nga nasa isa silang klase ng functional group. Meron pa tayong isa, which is the phenol. It is used as antiseptic and disinfectant, and it's also used in relieving some itchiness or yung mga kati-kati sa katawan. So that is phenol. Then we have the styrene, yung nasa baba na structure. It is being used naman for the preparation of latex or latex, synthetic rubber, and polystyrene material. So, tutors, kung i-research ninyo yung mga para magkaroon lang kayo ng idea pa kung para saan yung mga specific compound na nandito. You can do some screenshots kasi wala tayong enough time for us to discuss it thoroughly. So at least meron na kayong idea. Tutor Ann? Okay, so katulad ng sinabi ni Tutor Abay, napansin niya sa mga uses ay mahalos pare-parehas. Kasi nga nasa isang functional group lang siya. And yung functional group nga niya ay aromatic. Okay, so aromatic hydrocarbon siya. So dahil nasa isang functional group lang siya, yung uses niya ay almost the same with one another. So let us now proceed with alcohol. So kung mapapansin nyo, I'm jumping from one functional group to the other para kasi mamaya I will ask you to answer some molecular compounds and identify its functional group. So pakitandaan po ang mga sasabihin namin sa inyo na ano ba ang content ng alcohol, ano ba ang content ni ketone, ni aldehyde, ni carboxylic acid. Kasi later sa illustration, sa number, sa mga items na ipapakita namin sa inyo, you will identify alcohol ba siya, ketone ba siya, and alkane ba siya, alkene, alkyne.
and so on. So let us start with, again with alcohol. Ano ba yung alcohol? It contains an oxygen atom that is bonded to one hydrogen atom and one carbon atom with the formula ROH. Yung R doon, RR, represents any organic chain, or yung R doon ay tinatawag nating hydrocarbon substituents. So dito, ito ang isang nakita namin na illustration ng alcohol. And again, ang tatandaan niyo po dito ay yung ROH. Pakisulat na po sa inyong notebook ngayon ang alcohol ROH. And students, I really want you to write it down. Kasi later, kapag binigyan kayo namin ng compound, identify nyo, R ba siya? O alcohol ba siya? Carboxylic ba siya? So dito, you are going to identify. So again, ROH. Ano dong ibig sabihin ng R? Pwede yung CH3. Tapos sa CH3 na yan, may naka-attach na OH. So ito yung R nyo, ito yung OH. So this is an alcohol. Okay? Next. Ang alcohol ay may tatlong klase. We have the primary alcohol, the secondary alcohol, and the tertiary alcohol. And when we say primary alcohol, may R dito. Again, pag sinabi nating R, that is hydrocarbon. Okay, sorry sa sulat. Kamay ko. Hydrocarbon substituent. Okay, so dito sa primary alcohol, may isang hydrocarbon substituent na naka-attach doon sa ating carbon, and then naka-attach doon ay ang OH. So this is a primary alcohol. And then this one is a secondary alcohol. Nabubulol ako. This is R, another R, then yung H din sa kabila, and then this is OH. This is a secondary alcohol. And pag sinabi nating tertiary alcohol, may tatlong R na naka-attach. And then may sa carbon atom natin, and then may OH. So again, there are three classes. We have the primary alcohol, the secondary alcohol, and the tertiary alcohol. Now, for ethers naman, it consists of an oxygen atom that forms single bonds with two carbon atoms. So makikita nyo, this is ROR. Ibig sabihin, this is hydrocarbon attached with oxygen and attached with another hydrocarbon. Okay? So pwede yung hindi pantay, pwedeng dito ay CH3. Pwede dito naman ay dalawang hydrocarbon, halimbawa, ang naka-attach dyan. Ay, hindi kita dito. So to show this to you further, so let us use this as an example. So this is R attached with O attached with another R. So this is an example of of ether, specifically diethyl ether. Bakit diethyl ether? Dalawang ethyl. Di ba pag isang carbon, meth. Pag dalawang carbon, eth. So eth, this is ethyl. This is also ethyl. So dalawang ethyl, so diethyl. And ang kanyang functional group ay ether. So ang pangalan niya ay diethyl ether. So ganun din naman sa illustration na ito. Sabi kasi, di ba, ang ether daw ay ROR. So dahil ito ay may R, this is CH3, this is a hydrocarbon attached to O, oxygen, and attached to with another R. So it simply shows that this is an example of ether. Ang pangalan nito ay methyl, kasi nga ito ay isa lang ang carbon, meth. And then, di ba napag-aralan natin sa covalent compounds paano mag-name? So this is meth. So ito naman ang naming naman sa hydrocarbon. Okay, so it will take us more time to discuss the naming, but since the most essential learning competency is about the functional group, so focus muna tayo sa mga functional groups. Siguro titingnan natin sa week 7 or week 8, sa week 7 kung kaya nating maipasok ang naming ng compounds, kasi alam namin, naintindihan namin na pagdating ng college, dapat din marunong kayo mag-name ng organic compounds. So this is methyl propyl, this is meth, dahil isang carbon. This is prop, tatlong carbon. So methyl propyl ether. So again, because the functional group is ether. So that's how to name ether. Okay.
Ang alcohol ko lang. Yes, sige po. Sa ether, kasi baka mamaya may encounter na naman silang oxygen somewhere sa structure natin. Always remember, cuties, na kapag ethers, somewhere in the middle yung oxygen. No, lagi niyong titignan kung nasa gitna ba siya, kasi minsan nandoon siya sa may bandang right side. So ibang functional group na siya. At least makatulong siyang clue sa inyo kung paano or kailan pag siya magiging ether. Pag nasa gitna siya ng dalawang hydrocarbon, mm-hmm. So that is ether. Yes. Thank you, Tutor Abe, for reminding our students about that. So for aldehydes naman, it has a carbonyl. So kaya nag-remind si Tutor Abe kasi makikita niyo sa mga susunod na functional group ay may mga oxygen na kasama. Katulad nito, has a carbonyl in which the carbohydrate atom is bonded to at least one hydrogen atom. So dito, ang structure ng aldehyde ay R, C double bond O, H. So dito, long chain of hydrocarbon, tapos yung carbonyl natin, and then ang naka-attach sa carbonyl ay H. So this is an example of aldehyde. Okay, pakitandaan po, that is an aldehyde. Okay, the other group attached to the carbonyl may be an R group or a hydrogen atom. So this is our carbonyl. Ang naka-attach daw sa carbonyl ay R at saka o kaya ay H. Pero hindi pwedeng parehas R kasi ibang functional group yon. So again, the other group attached to the carbonyl may be an R group or a hydrogen atom. So, an example of aldehyde ay Here are the some examples of aldehyde. Yung nakikita niyo pong drawing ngayon, yan yung tinatawag na expanded structural formula. Pero sa may encounter kayo sa mga books na hindi siya naka-expand, ang pagkakasulat niya dito ay hindi ganitong illustration kundi for this illustration, ganito ang H ang name niya. Yung formula niya. CH3COH. Okay. Or pwedeng ganito. Makita niyo sa ibang book. CH3, tapos may line, pero C, then may O, or pwedeng may line din dito, pwedeng may H, or ganyan, COH. So, ang tawag dito sa pinaiksi na to ay condensed structural formula. Pinaliit, pinakonti, or pinagdikit-dikit lang. Hindi lang siya naka-expand, hindi lang pinapakita yung mga line bonds. So, ni-remove lang yung line bonds. So, ang tawag doon ay condensed structural formula. Itong mga naka-drawing na to, naka-illustrate yung mga line bonds niyan, yan ay tinatawag na expanded structural formula. In-emphasize ko po ito dahil mamaya ang bigay namin ay naka-condense. Para hindi lang yung expanded ang may experience yung may condensed structural formula din. For ketones, it again involve a carbonyl in which the carbon atom makes single bonds with two R's. Ito yung sinabi sa inyo, hindi pwedeng kanina R tsaka R, hindi. Kasi ketones na yon. Yung R na to ay naka-attach sa carbonyl. This is carbonyl. And then this is another R, bonded with another R. So, ang tawag dito sa functional na group na ito ay ketone. Ketones. Or ketones. So, in this illustration, this is a three-dimensional structure of ketones. This is CH3. Pag sinulat ko ang kanyang condensed structural formula, CH3COCH3. So, kung titingnan nyo, tinanggal lang yung mga line bonds. CH3CO, CH3. So, malalaman nyo na, ito yung R. Ito yung carbonyl. This is another R. Eh, di ba, sabi dito, ang itsura daw ng ketones ay R attached with carbonyl and another R. So, ganun din dito sa illustration na ito. So, this is an example of ketone. So, nakasulat pala dyan. So, I have to erase muna yung sinulat ko para mabasa nyo. Yan. The simplest ketone is acetone. So, alam naman natin that you are all familiar with acetone. So, the simplest ketone is acetone in which the carbonyl group is bonded to two CH3 groups.
So dito pinapakita ang example ng ketone ay acetone. Tutor, abay, ano nga sabi? Ang use ng acetone kanina when we... It's actually parang pang remove siya ng mga nail polish natin or paint. So ginagamit natin siyang acetone. Nasa thinner din siya. Very familiar tayo dyan kasi ginagamit natin yun, diba, sa panlinis ng ating mga kuko. Pag nag-cutics tayo, nagagamit natin siya. So simply, yung acetone na yon ay example ng ketone. Okay, so carboxylic, for carboxylic, Tutor Abe will help us understand the remaining functional groups. Okay, so Tutor Anne, so hinga ka lang muna ng bahagya, no? Para ano, mention ko lang si Christine May Hedoria, Gerolan Labanan, Jerry Chell, Abadines, Mark James Delbo, Julius Datican, Hans Palileo, shout out sa inyong lahat. Thank you for watching. Okay, so Tutor Anne, kapag sinabi kasi natin, gusto ko sanang emphasize natin sa mga students, no, hindi nyo naman kailangan i-memorize yung mga structure na to. All you have to do is to look for the specific part dun sa structure na magbibigay sa kanila ng difference among dun sa ibang functional groups. Kasi yun yung magagawin ninyo mamaya. Kailangan makita ninyo within the structure anong klaseng functional group ba to given the condensed structural formula. So kailangan mabilis yung mata natin kung ito nandito yung double bond na O, tapos ang katabi niya is R, so something like that. So let's start. In my part, I will be having the carboxylic acid. So sabi rito, another carbonyl siya. Bakit? Kasi makikita nyo na naman si C, bonded or may double bonded siya with oxygen. So laging ganun yung clue natin for carbonyl, no? Nag-iiba-iba lang siya ng katabi o yung attachment niya, kaya nagkakaroon sila ng pagkakaiba. So pag sinabi natin carboxylic acid containing functional group of carbonyl in which the carbon atom is bonded to an OH group on one side and either a carbon or hydrogen atom on the other side. So, sinabi ko na kanina na kailangan ninyong matandaan ano ba yung clue na dapat ninyong makita. Lagi nyo hanapin yung C bonded with O tapos may katabing OH. Iba yung OH kanina na R lang, no, kasi alcohol naman yun. Di ba, Tutor Anne? So, yes. Doon pa lang, Chutis, makikita nyo na na, okay, kahit na pare almost the same yung parang structure nila, hanapin ninyo kung saan sila nagkaroon ng differences. So, dagdag ko lang ng konti, no? Important examples kasi ng carboxylic acid include amino acid and fatty acids natin. So for the structure, tandaan nyo lang R, tapos bond, COOH, or RCO2H. Tutor Anne? Okay, so these are the example of carboxylic acid. So, meron tayong mga tinatawag na, siguro, Tutor Anne, familiar naman sila sa vinegar, sa acetic acid, so yun yung mga nitric acid natin, or yung mga acid sa fruit, citric acid, those are all example of carboxylic acid na rin. Together with the structure there, makikita ninyo kung paano nagband yung carbonyl group. And lahat ng attachment nila is OH pa rin sa dulo. I will repeat, hindi lahat ng OH ay alcohol, ha? Tignan ninyo kung kanino siya binand at kanino siya, Okay. Next functional group assigned is ester. Kanina ether yung kay Tutor Anne. This time naman, it's ester. Okay. When we talk about ester, again, another carbonyl group where the carbon is bonded to one additional oxygen atom and one carbon or hydrogen atom. So the structure for that will be, so they are characterized by carbon bound to three other atoms. So a single bond to carbon, a double bond to oxygen, and a single bond to another oxygen. And minsan meron din siyang R sa isa pang side niya. However, the second oxygen atom is bonded to another carbon instead of the acidic hydrogen atom. So, ibig sabihin niyan, Chutis, no, nag-iiba-iba lang ng attachment sa mga sides nila. Pero don't be confused kasi mamaya pwede niyong tignan yung mga copies na ginawa ninyo dun sa mga clue na binigay namin sa inyo ni Tutor Anne. Malaking tulong yon para ma-figure out ninyo yung structure mamaya kasi later on you will be the one who will be identifying the functional group given the structure or the condensed chemical formula. Condensed structural formula.
So, sa ester, Tutor Ann, dagdag ko lang doon, no? Aspirin is also an ester. Alam ko familiar yung mga tutis natin dyan. And even their parents, it is used as pain reliever. Pinapainom yan kapag ikaw ay may fever. And anti-inflammatory na rin siya. So, that is a very basic example of ester. Okay. For okay. Amin? Okay, atin to amin, no? Di amin pa. Nag-joke si Tutor. Na-stress ako kanina, Tutor, and grabe na wala ako kanina sa ano. Okay, anyway. The amin functional group contains a basic nitrogen atom with a lone pair. Ayan, medyo madali to, Tutor, and kasi makikita nila yung lone pair of electrons. So, consists of a nitrogen atom bonded to hydrocarbons, organic compounds that contain nitrogen atoms with a lone pair. So that would be the types of that. We have the primary amine, secondary amine, tertiary amine. So kung mapapansin niyo, sa primary amine, isa lang yung R. So sa secondary, dalawa. Sa tertiary, tatlo. Pero still, nandoon pa rin si nitrogen with the lone pair. So feeling ko pwede nyo na siyang gawing clue mamaya para ma-identify nyo siya as amine. Example of that is histamine. Alam ko naririnig yun na yung antihistamine. So histamine naman is responsible for certain allergic reactions. So kapag meron kang mga halimbawa kinain na nag-react sa katawan mo or may ginamit ka sa balat mo then nagkaroon ng reaction, ibig sabihin, infected ka ng tinatawag natin na histamine. Kaya we have to take antihistamine para ma-block yung allergic effect ng histamine. So, yun nga yung antihistamine. Mm-hmm. So, klase siya ng amine na functional amine group. So, kaya yun ang name niya, antihistamine. Okay. So, okay. learning ng mga students natin, nanonood yun from Tutor Abay. Sure. Okay. So, next. Functional group is the amide. So, don't be confused. Isang amine, isang amide, a carbonyl in which the carbon is attached to one nitrogen atom and one carbon or hydrogen atom. The amide functional group consists of central carbonyl group. Ayan na naman si carbonyl group, si C, double bonded with O, but ang attachment niya is nitrogen, tapos meron pa siyang attachment na R and R. It could be the, yun pa rin, yung hydrocarbon substituents na sinasabi ni Tutor Ann kanina. So, I think, kapag na ano niyo siya sa isang tinginan parang ano no parang pare-parehas lang sila pero kapag nakita niyo talaga yung pagkakaiba-iba nila you can identify the functional group for each example. So example that I will be giving to this one is what we call the barbiturates. Feeling ko pinag-aaralan nila to sa MAPE no sa health nila. So barbiturates is a cyclic form which act as depressants. Actually ang daming example ng mga functional group substances. Kaya lang pag inisa-isa natin, it really takes time. You can do some research about the products or materials na merong ganitong klase ng mga structure. Tutor Ann, feeling ko sana nabigyan natin sila ng justice ng ating topic. Okay, so dahil meron tayong 12 functional groups na diniscuss, kung mapapansin nyo medyo mabilis yung pagkakadiscuss, pero you just have to remember the parts of those functional group and you will be able to identify na the functional group of the chemical or the organic compounds that will be given to you. So let us start with this quiz, Tutor Abay. So yung quiz na inihanda, and then I will be reading sa comment kung may mga students nagsagot. Again, students, kaya namin kayo pinag-jot down kanina kasi you will try to find out ano yung functional group ng chemical compound na yon. Okay, start tayo. Tutor Ann, naririnig ba ako? Yes po, yes. Okay, thank you so much. Okay, so, tutis, all you have to do is to identify the functional group present in the following organic compounds. Dito, wala mo ng choices. No? Mamaya, bibigyan namin kayo ng isang part ng quiz na may choices. Tignan muna natin if you can identify the functional group given the chemical formula and the chemical structure of the compound. So, we have here C3H8. Ayan. So, and then the chemical structure of that, meron tatlong carbon attached with hydrogen, tigit-tigi sa sila. Ano kayang functional group yan? Tutor Ann, may nagsasagot ba? Okay, let us check sa ating sa comment section. Okay, nagsagot na si Ken Joshua, Jaitin, si Miguel Calvo Tanyola, wait lang, Ana Marie Valdez from 11ABM Gates, Malinta National High School, Valenzuela City. Ang teacher niya, Mr. John S. Engero.
So ganun din sina Christine May Gredoria. Nag-answer na si Mac Joven, si Rina Bell, si Alan Mark De Jesus, si Simon Matthew Patdu, si Bernard Gianna James, and Hans Palileo, Andrea Sanchea, Fritz Frances, Isaiah, Leia, Constantine, Miguel Tanyola, Iverson Kilatan, Raf Fajardo, okay, Francis Elijah, Fritz Casas. So sila pong mga nag-answer and their answer is... Mm-hmm. Alkane. Yes, Alkane. Correct naman sila. Okay. So nakita nila yung simplicity ng alkane, no? Walang hydrocarbons lang talaga siya with single band. Okay, very good, Chuties. Next tayo, Tutor Ann. Okay, proceed. Mm-hmm. Ayan, what about that, Chuties? So makikita ninyo, binanggit ko kanina yung carbonyl group, pero tignan ninyo kung ano yung attachment sa carbonyl. Again, the carbonyl is the C double bonded with O. Then, may attachment siya na O and H. What do you think is that? Number two. Okay, let us wait. Obvious, tingnan natin kung masagot ng ating mga students. Uh-oh. So, sa comment section, sabi nila, ang number two, naghabol pa si Diane Cubelo and Fritz Casas for number one, and Ivan Salazar for number one. For number two po, ano kaya ang structure nito? Kailangan kasi memorize niyo po yung compound. So sabi ni Miguel Calvo-Tagnola, carboxylic acid. So hindi pa natin napapakita, napapalakpak ka na Tutor Abe. So Gianna may chanson. Alam na nila ang sagot. Okay, carboxylic acid. Tuwa mo, no? Ibig sabihin, natuto sila today, no? So, sabi ni Constantine, ni Simon Patdu, Mac Joven, Jana, Constantine, Allen, Bernard, Ivan, James, Charlotte, Fritz, Hans, Barbie, Charlotte, Hans, James, John, Bernard, Ivan, Leia, Sanchea, Alona, Ralph Fajardo, Ken, and may Angelica, Diane, Isaiah, Justin, Joshua, Ralph, Cindy, Buot, Aliona, Sanchea, Leia. Okay. They so, enjoy. Effort natin masayan. Mm-hmm. For next organic compound, yan. Kitang-kita naman ninyo, Chuties, anong meron sa kailangan ninyong makita dyan sa gitna, di ba? It will give you a clue already. Number three. Lagyan nyo ng number, Chuties, para hindi naliligaw ang inyong answers. Pasensya na kung demanding kami, no? Tutor Ann, naririnig ba ako? Baka nawawala yes, na naman yes, ako. Ayan. Tutor Ann, feeling ko may sagot na sila. Number three. Sabi ni Gianna, Miguel, Mac Joven, ang answer nila ay alkene. Papalakbak pa si Tutor Abe, si Isaiah. Sabi din ni Isaiah, ni Barbie, ni Allen, Ken, Noelle, Bernard, Sanchea, Simon, Andrea, Charlotte. Ang sagot nila ay alkene. Palakpak na Tutor okay. Abe. Ang sagot sige. Ay alkene. You deserve that. No? Tatalino talaga yung batch na to, no? Next. Yes. Next number. Okay, ano naman yan? May carbonyl na naman tayo, Chuties. Pero the attachment is H. Okay. So sige. Okay, so let us wait. Number 4, CH3COH. Ano kayang functional group ito? Okay, carbonyl group, C, double bonded with O, tapos hydrogen naman ang nakatapat sa kanya. Ayan, tuwa talaga ako pag may mga sumasagot eh. Ayan, sabi ni Miguel Calvo Aldehyde, ni Edward Bagay. Hello, Edward. Hi, Edward. Ken Joshua Jactin, James Dison. Ang sagot nila ay aldehyde. Ganon din si Noelle, si Allen Mark Desus, James, Jerichelle, Constantine, Charlotte, Barbie, Mac Joven, Simon, Leia, Andrea, Leia, Frances, Andrea, Diana. Okay, so ang sagot ay aldehyde. So, tama po. Nakikita ulit yung pangkakit. Okay, next is... Mamaya hindi na ako babalakbak si Ten yun na. Marami yun. Oo, marami yun. Bilisan natin. Okay. Ito, bilisan na natin to dahil napakadali naman ito. Isang sagot lang makita natin, Tutor Abe, pumalakpak ka na. Mm-mm. Okay, for, number, sige, sige. For this number... Palakpak number na, Tutor Abe, may sagot na. Wala pa. Pero ayan, tingnan niyo ulit yung nasa gitna ng structure. Okay.
Pinapakita ka. Ayan, sabi ni Mapjove, number 5, all kinds. Gianna, ni Edward Miguel, Bagay. Angelica, Mapjove, Edward, Ivan, ang sagot ay all kinds. Ralph Fajardo. Okay. Okay. Si thank you so much, Chutis. Kasi may triple band, no? Yun yung pinaka-clue natin. Dahil, so, ito, medyo, dahil time na natin, bilisan na natin ang pagsagot dito. Tutors, kindly answer. Hindi na kami maghihintay ng maraming sagot, but I want you to type in your answer for number one. Alin kaya ang sagot dito? Sa number one, anong structure sa right side ang nagpapakita ng alcohol? Mm-hmm. Again, anong structure sa column B ang nagpapita ng alcohol? Siguro bigyan natin sila ng ano, no? Nandyan lang yung choices sa A to F. Okay, so medyo maraming draw. Madami kasi silang choices eh. Okay, sabi ayan ni Gianna ay F. Tingnan natin ang sagot ni Gianna ay F. Okay, very good. Sagot nga niya ay F. So, ang sagot ni Gianna ay correct ba? Yes, correct ka, Gianna. Nanalo ka ng palakpak galing kay Gianna. Uy, mahalang okay palakpak ko ah. For number two, alkene. Very obvious. Sabi ni Allen ay F din. Ni Ivan. Sa number one pa rin sila. No? Number two. Number two na tayo, chutis. Ayan, yung alkene. Na dapat sige, unang merong sagot. Isa-shoutout ang unang makakasagot sa number 2. Ken Joshua Jaitin, nanalo ka ng palakpak. Kala kay Tutor Ray, ang sagot ay, mo. Ay, mapagod ako sa palakpak. Ang sagot ay I. So, the thank answer you, is incorrect. Okay, number 3. Aldehyde. Ano naman dito ang aldehyde? Yung ano mo, yung last week mo na very good, correct. Ano ba yun? Perfect. Ang galing. Ayun. Yung mga ganun. So, number 3 okay, for aldehyde. Okay, for number 3, carbonyl group siya. Carbonyl group, si aldehyde. Okay, tingnan natin. So, aldehyde. O, ano ba yung aldehyde? R-C double bond O-H. H. R-C double bond O-H. O, very obvious na. Number sabi three ng dito na structure. R-C okay double bond O-H. According to Ken Joshua Haiktin, E. Okay, so nanalo si Andrea din ng and also si Jerichelle, si Noelle, si Allen. So nanalo kayo ng 1,000 na palakpak. So the answer is E. Kahit nahihilo ako, chutrabe. Oo, struggle natin. Na. Ay, napakita ko yung number 4. Sorry. Sige, bonus na natin yan. Okay, bonus. Number 4, the answer is B. And B very kasi bonus naman yan kasi triple band. Mm-hmm, triple band. Okay, number 5. Ay, Tutor Abay, nape-present na ang ating answer. Dahil time na daw. Oo nga, okay? Feeling ko nga. I-present na natin. Sa number 5 ay alkane. So, simply alkane. But I want you to screenshot this, yung answer, or i-jot down nyo para ma-review nyo rin. Okay, we'll tell na po the answer in 6 to 10 para mabilis mm-hmm na po tayo. In number 6 ay ether. So, ang ano ba ang ether? Ang ether ay R-O-R. So, ang sagot dyan ay D kasi ito yung R. Okay, that's nasa gitna yung O. Ito tapos yung another R, hydrocarbons. Ayun yung yeah O and then another R. Okay, for number 7, J, this is an example of ester. Ano ba yung ester? R. Carbonyl. Okay, asan ba yan? R, C double bond O, tas another R. Hydrocarbon. So that is an ester. Okay. Number 8, that ketone is ketone. Okay, letter G. Okay, CH3, CH2, CO, CH3. Ano ba ang ketone? R, ito po yung R carbonyl natin group. C double bond O, R. So, R, C, double bond and O. And another R. R. That is our ketone. And for amine, yun ketone yung may letter N sa compound niya. So, ano ba dyan N yung may letter N? So, itong H. So, this is an R H group attached with N, attached with H. So, this is an amine. And then, for the last number, this is carboxylic acid. This is carboxylic. Ano nga yung structure ng carboxylic, Chitra Bay? This is R, C double bond O. Carbonyl, C double bond O,
OH. Okay, so ang sagot dito ay letter C, R C double bond O OH. So dahil time na kaya tayo ang nag-answer ng 6 to 10, but dun sa 1 to 5 na sagot naman ng ating mga students. So again, pero tutor, hindi madaling topic 'to, no? Yes, mabilisan natin na gawa, pero nag-gets naman nila, I guess, ang mga sagot. So, sa next week po ay our topic will be polymers, and that will be our quarter to week 5. Malapit na tayo magmuli, Tutor Abe. But before that muli, let us support the effort of Team Mahusay Senior High School Science and Technology for first semester. Shout out sa ating program head, Mr. Antonio Maipay. Hi, Tutor Tony. Tutor Tony, I know you're watching. Tapos, ang mga in-offer po ay Safety and First Aid, Earth and Life Science, General Biology 1, Media Information Literacy, and General Chemistry 1. So, Tutor Abe? Okay. For your feedback and suggestion, comments, and complaints about the about this topic, again, tutis, we're still waiting. Tutor, and parang konti pa lang nag-answer ng feedback or nagbibigay ng feedback sa atin, no? Tutis, kindly have the screenshot naman of this slide. Tapos, bigyan niyo naman kami ng konting message para naman ma-inspired kami to have another tutorial dito sa ating Itulay. Although, inspired naman kami sa inyo kasi you keep on watching. So, thank you so much, Tutis. So, Tutor Anne, next tayo. Okay, so we would like to thank you for availing this free tutorial. Again, yung mga students po, this is an extra effort for teachers. Please take advantage of it para makadagdag ng kaalaman sa inyo while you are in distance learning. And up next po, we have Tutor Kath up next. And Tutor Zai for Media Information Literacy, and Tutor Wendy and Tutor Eric for General Biology 1. And ongoing na sila ngayon. Mm-mm. Tutor Abe, you have other message or reminders to our students, learners? Ayan, thank you na thank you students, no. Alam ko medyo mahirap yung topic na to, pero naitawid natin yung pagkatuto nila. So ibig sabihin talagang ang ganda ng batch na to. I am so inspired with you students. Ang daldal ko na naman. Muli, I am Tutor Abe from SDO Parañaque. Sama-sama nating itulay ang pagkatuto. And I am Tutor Ann from SDO Las Piñas. Kahit nahihilo po ngayon, laban lang. Sama-sama nating itulay ang pagbabayanihan para sa mga batang Pilipino.